Hi everyone, welcome back. At for today, iba yung ating topic. Babalik ba siya? This is for all the signs. Alamin natin kung anong sagot, no? Take what resonates. Kung hindi bumalik, okay lang yun guys, as usual. And timestamps are posted below. Don't forget na rin to subscribe, comment, like, share, tap the bell. At sana lahat kayo ay nag-enjoy ngayong weekend. Masaya, walang mga issues dyan. And thank you so much for all your support. Aries. Uy. Teka, susulat ko muna yung oras. Aries, may nalaglag na baraha. Mukhang may offer si person. No? Kasi talo na to eh. Depleted na siya sa'yo. You win. So, gusto niyang magkunin yung tiwala mo. Oh, we have another fire sign. You could be dealing with either Leo, Sag, Aries. So, gusto ka niya eh. There's this, I feel that they really wanna take action this time. This is an action card. And bukod doon, they felt na wala siya magagawa at susundin ka niya. So, ano na, kung pinaamo mo to, ginayuma mo ba to? No, kasi naka-reverse si Nine of Wands. So, parang this person will do their very best para mahalin mo siya, magtiwala kang muli. Ito, offer of trust ito eh. Maybe you're dealing with a combination of immature pero may edad na. Kasi King is may edad na to eh. Alam mo yon, parang makulit. Makulit sa bangaw, pero ang gulo kausap. Pero since, siguro nagkaroon kayo ng heated argument, baka ikaw lang talaga yung kaligayahan niya. Kaya, obviously, there's a chance na kikilos to make it up with you. We have Earth and Fire energies. Earth, Taurus, Virgo, Capricorn, Leo, Sag, Aries. Taurus. Babalik ba siya sa'yo, Taurus? Taurus. Yan yung mga bombero. Kani pa may bombero dito sa lugar namin. Bombero. Okay, Taurus. Oh, ito naman. I see a person who has strong personality. Hindi niya alam ganun ka din. Kasi tatay-tahimik ka lang eh. We have the Queen of, ano to? Swords. At saka si Seven of Wands and si Knight of Swords. So mukhang meron na talagang nangyaring separation. Meron na palang nag-set ng boundaries. No? May nagli-limit kasi. I don't know kung sino yung mahilig mag-limit. Maraming kondisyon, maraming, hindi, ganito lang tayo, hindi tayo mag-joke, pero ito lang tayo, ganyan-ganyan. So kind of red flag. Pero I feel then na maaari kasi merong nag-trigger sa kanya, baka meron siyang unresolved past. So mas gusto nitong taong to na maging honest or honest kayo sa isa't isa. Eh, I don't know kung meron ko nililim sa kanya o baliktad, di ko yung gusto mo ng honesty, pero siya, ang dami niyang kasinungalingan. So, ang nakita ko dito, there's a chance din, kasi pasugod eh. May pasugod sa'yo, may papunta. So, hindi ko mas magagarantee na balikan ito. Maaaring ito ay pag-uusap lang. Kasi gusto ko lang niyang makausap, magkaliwanagan, magpaliwanag. Pero depende kung paano mo ito i-handle. Kung babalik, gusto mo bang pabalikin o hindi na. Kasi, Knight of Swords is rushing towards you. Meron itong mga words left unsaid and they want to reiterate ito sa'yo. No? I don't know kung anong reaction mo dito, pero yun na nakikita ko. Kasi ikaw, nag-boundary ka na, parang no, never. Parang ganun. Or if you're not yet closing your door, then there's still a chance na pwede rin kayong magkaayos. Yun nga lang, parang ang lakas na kasi ng ano dito eh, na parang tama na. Pareho itong boundaries. Nag-set ng boundaries, parang tama na. Gusto niya ng honesty. So, ngayon, ito namang isa magpapaliwanag. Ano to? Air and fire. Gemini. Gemini. Babalik ba siya sa'yo? Gemini. Babalik ba siya sa'yo? Gemini. Babalik ba siya sa'yo?
Nabalik ba siya sa'yo, Gemini? Gemini, wala na tong feelings. Meron ng blockages eh. Oo, hindi na to ganun ka-interesado sa'yo. Although, ang nakita ko rin dito, na si person mo, or this person, parang, ang dali niya makarecover. Kumbaga eh, hindi na to babalik. It's a negative no. As in no talaga. Kasi, wala, ayaw niya na eh. Nakabalik si Queen of Cups eh. Instead na naka-upright sana siya, which is love. Hindi, ito naka-reverse. So maybe nagsawa na to, ayaw na. They don't see a future with you. Sad to say. We have air sign, water sign. Pwede ito rin ay somebody na younger than you or immatured, nag-explore. And also, I think na tapos na yung kanyang ano eh. Kumbaga parang ginawa din niya yung paraan. Ginawa din niya yung, tinry din niya yung paraan o ginawa niya yung best niya to have you back. Pero siguro ikaw din yung baka iba yung reaction mo. So ngayon, tumigil na siya. Ayaw niya nang isipin ka. Worry-free na siya sa'yo. Kumbaga kaya nga ayaw niya nang bumalik. Alright? Ano ba ito? Water and air. Cancer. Cancer, this is a fire sign. Puro fire sign. Okay. So, ito naman, puro naka-reverse. Si 9, 8, hindi, si strength pala to. No? So, ito, Cancer, I see somebody na ayaw na rin niya. Ayaw nito. Wala, ano to eh. Sarili na niya yung gusto niya. I mean, alam mo yun, yung bang alam niya kasi na wala na siyang magawa. I'm not sure kung inayawan mo to ng todo-todo or parang as in binlock mo, reject mo, they tried naman to win you back pero nawala na siya ng lakas. Na-deplete na siya eh. Parang I don't know kung meron na siyang kakompetisyon. Tingin niya kasi may bago ka na. So, yun lang tingin lang niya. But I'm not sure kung sinagot mo na rin yung or meron ka ng bagong ano ka-partner. So far, itong taong ito could be your distant past or recently. Ang dali niya mag-give up. This is a red flag kasi hindi kanya man lang ipaglaban. Mahina ang loob. But obviously, baka talagang wala siyang gusto sa iyo or ginamit ka lang or this is some energy na hindi nagte-take action eh. Nakabalita lahat kasi ng wands. No, they're like eh parang ganoon or I don't know, maybe na turn off sa iyo or talagang pinagdasal mo rin na wag natong bumalik kasi depende. But ang tanong kasi natin sa topic natin is kung babalik ba siya. So, obviously, this one is really, really different. Mukhang natalo siya. Okay sana kung naka-upright to, pero yeah, but of course, this is really meant for you to hear. Para din hindi ka na mag-hold on o mag-attach sa nakaraan. Kasi wala ka na mapapala sa kanya. Kung ito ay fire sign. Kasi fire sign. We have Leo, Sag, Aries. Right? Pero of course, regardless sa sign, depende rin kasi sa birth chart ng tao eh, Cancer. So, malamang dapat alam mo yung personal birth chart niya. Leo. Leo, ito ay a missed opportunity between you and an earth and an air sign. Missed opportunity ito. No? Leo, I feel na gusto niya ng commitment. I think you are in an LDR. Hiniwalayan mo na to, inayawan mo, nag-move on ka, or nag-walk away ka, binlock mo to, pero I see a person coming back with an offer of commitment. Pwedeng mas matanda to sa'yo or matanda ka sa kanya. Ibang kultura, ibang lahi. Itong nakikita ko, guys, kasal to eh.
commitment ang gusto nito. Eh, kaso ikaw parang, yung iba sa inyo, move on. We have Taurus, we have Air Signs, and Earth, Virgo, Capricorn. So, Leo, this person, or maybe this is your asawa, kasi pwedeng married ka dito, at nilayasan mo na siya. Pwede rin ganun. Kasi pwedeng married ka dito, or gusto, or kung ito naman ay dating pa lang kayo, or in a relationship, gusto niyang pakasalan ka. Diyan ang commitment. Eh, kaso parang, kinamlayan ka na walang kananggana because of the inconsistencies. So, parang ano to eh, nasa huli yung pagsisisi, ngayon lang mag-ahabol. Virgo. Virgo, no. All are in reverse. Two of Cups, Queen of Cups, Two of... These are all energies, Two of Wands. These are all energies of imbalance. It means that this person is ayaw ng attachment, ayaw ng commitment. There's, of course, gusto nila yung sarili lang nila muna kasi kasuhin. You are not their priority. Sorry to say that. So, obviously, hindi ito babalik. It's a negative, no. Water sign na may fire sign. Libra. Libra. Itong taong to, we have fire and water. Naka-reverse yung Eight of Swords tsaka si Hangman. Ay, hindi. Naka-reverse ba to? Ay, hindi. Hindi pa ito naka-reverse. Ito lang pala naka-reverse. Nakakalito yung number niya. Okay. So, ito naman, oo ang gusto niya. Gusto nitong makipagbalikan, makipag-ayos sa'yo. Kasi dumating siya sa point na na-depression, hindi alam gagawin niya. So, meron siyang binago. They are willing to adjust sa'yo. Willing siyang sumunod sa'yo. Willing na gawing kanyang reyna o hari kind of energy. At na-recognize ka na niya this time. So, dati, dead ma siya sa'yo. Ngayon, parang, okay, I wanna go back and see Libra or create kami ng family, something like that. However, there's this energy of, I think these are miscommunications or delays or blockages. May kumakontra kasi. So, I don't know if you are the third party or ikaw yung legal spouse. So, parang may nangyayalam, external factor. Pero gusto pa rin niya bumalik sa'yo, yun nga lang, expect na hindi to all glory, ha? Hindi yung porkin bumalik, eh, kayo na ulit Libra. There might be some challenges. So, just be careful kung ano talaga yung gusto nito mangyari sa buhay mo. We have Leo, Sagittarius, tsaka Pisces. Scorpio. Scorpio, wow, we have somebody here, iniwanan mo to, winalk awayin mo to eh, nawalan ka kasi ng tiwala. Pero no, for them, it's an unfinished business. We have Earth, we have Fire, we have Scorpio. Scorpio si Death Card. Ayaw niyang humiwalay sa'yo, ayaw niya ng endings na ginawa mo. So they're gonna come back and win you back. At ito, sinira niya yung tiwala. Kaya nga ang gusto niya, bumawi. Nag-iisip siya ng paraan kung paano ka makausap kasi binlock mo to eh. Talagang pag umayaw ka na kasi ayaw mo na. So ito, pwede siya magbiyahe. I don't know kung LDR kayo, pwede magbiyahe o pupuntahan ka, kikitain ka. Yun ang gusto niya mangyari. Diyan may matanong kabayo. Parang nagulat na, ha? Eh ito, kung ganito kasi yan, it's supposedly an ending at gusto niya ng new beginning. Pero sa kanya,
siguro you retracted yourself, you pulled back your power, na wala siyang kamalay-malay, kaya nagtaka siya. Kaya ngayon parang hinahanap ka niya eh, parang, uy, hindi na ito naka-online na, ano nangyari? Kaya eto, may attempt, again, I'm not really saying, pero, but they are really sure, they wanna see you, they wanna come around, they wanna come back. Sagittarius? Okay, Sagittarius, ito obviously yes. Kasi excuse me, they have deep regrets. Teka, takpan natin tong judgment card. Kasi labas yung kanilang ano, private part. I mean, nag-regret si person. Kasalanan niya eh. Siya yung nagbigay ng limit. Siya yung nag-set ng boundaries. O baliktad, ikaw yung nag-set ng boundaries. Pero sobrang yung regret niya. At with the judgment card, excuse me, I see some sort of transition where this person will ask for another chance. They will ask for another chance. Definitely. I see that person coming. Kasi, nagdadasal ito, naniniwala na magkakaayos kayo, nalalamot ang puso mo. We have fire energy, Leo Sag Aries, and water, Cancer, Pisces, and Scorpio energy. Capricorn. Uy, Capricorn, obsessed ito sa'yo. Naliwanagan na siya, oh. Nine of Swords in reverse. Obsessive person, addicted siya sa'yo, attracted siya sa'yo, lahat-lahat na. Ay, teka, tapa natin to. Attracted siya sa'yo, si the devil to Capricorn. Capricorn, you could also be dealing with a Capricorn and an air sign and a water sign. We have Libra, Gem, and Aquarius, and Cancer, Pisces, Scorpio, and another Capricorn. So, this person is really obsessed sa'yo. Hindi lang yung siguro pinapalata. Or maybe halata mo na, pero dead na ka. Kasi nga, parang nakakasakal, and you don't like that, may restriction. And if you too has been through this issue numerous times, several times, ngayon, nag-create ito ng ano sa'yo eh. Either a trauma ka, or naguluhan ka, lumayo ka sa kanya, umayaw ka talaga. As in, totally, kanilimutan mo to, move on ka talaga. But now, itong person mo na hindi makatulog ay malamang, nagkaroon na siya ng kaliwanagan. Nagkaroon na siya ng parang sort of, ito yung plano ko, ito yung gagawin ko, suyuin kita. Kaya nakita ko rito, babalik ito with a message, with an offer. Offer na maging kayo ulit. Pero depende yan sa'yo kung papayagan mo. Kasi nga, look at the face, Capricorn. Capricorn, ikaw ito eh. De, joke lang. Kasi the devil ito, it's your card. Kaya ako nasabi yun. So, baka pareho kayong toxic sa isa't isa. Pero you can still work it out if you'd like. Pwede naman kayo mag-adjust. Again, depende sa pag-usap niyo. So, bahala kayo. Aquarius. Aquarius, meron kayong tower moment. You could be dealing with an Aries. So, nag-falling out na. Anto, nagkatamaran o nagkabisitan. Pero tingnan natin kung pa ako ng baraha. Parang ano to eh. Oh. Ah, okay. So, teka. Kung pa ako ng isa para mas sure. Oh, hindi. Gusto niyang bumalik. Ayan. Bilingan pala kanyang tower moment kasi nga, sobrang toxic. Siguro pareho kayong cold sa isa't isa. Deadma, pride, mga ganong tema. Narc, selfish. Pero mukhang ginising kayo ni universe. Kasi, this person with the fire energy. Puro fire sign ito, Aquarius. They want to win you back and they want to reignite the passion, the love. They want to win your trust. They want to win you or have you back nga. I mean, babalik siya dahil yun ang tanong natin sa reading na to. So yes, kasi nakasakay na siya eh. This is like taking action. And they don't want to lose you, Aquarius. So yun ang nakuha ko. They don't want to lose you. Gusto niya itong gawin. Ace of Wands. Either mag-asawahan kayo, mag-tsuktsakan, mag-buntisan. Siyempre kasaming kasal dun. Kasi ito rin ang energy of kasal eh. So, yun ang offer niya. Pisces.
Pisces, ang nakita ko dito is a missed opportunity. No? Kasi this person is masyadong malihim. So I'm not sure if pabor ka sa ganung tema kasi parang ang nakita ko dito hindi lang kayo nag-uusap eh. Wala talagang contact. Wala lang, parang tingin mo wala ng chance. But this person is sending you messages telepathically or baliktad. Iniisip ko nito eh. Iniisip niya kung paano lumapit sa'yo. Kaya ang sagot sa'yo dito ay either yes or no. Although parang si person mo kasi naka-reverse yung mga aces eh. So parang ando dun yung fear niya. Ando dun yung gusto ko niya lapitan pero hindi niya alam kung paano. Baka ayaw mo na. We have air and fire. And water. So parang I feel lang na this person is also seeking the advice of mga manghuhulay, mga nagbabaraha para makiramdam sa'yo kasi wala siyang balita sa'yo eh. So I'm not sure if you are LDR, pwedeng foreigner ito or not, but then parang nararamdaman mo yung energy niya. Like you can think of this person and because of that, naiisip ko rin niya kasi nag-emit siya ng energy sa'yo. Naisipin mo siya or balikan mo siya, kausapin mo siya. However, may natuklosan ka kasi dito na parang nasira yung tiwala mo sa kanya, kaya parang nag-aadaman ka sa kanyang lumapit o mga pag-usap. Kaya ang sagot dito ay either oo, pero parang nagdadalawang isip si person kung paano ka lalapitan. Alright? Yun lang, good luck.